Mga kapatid, bisan pa tayo nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang oras, magandang gabi sa inyo lahat. Sige po, pakibati muna mga kapatid natin at ibigay natin ang kagandahan ng oras na ito na ang Panginoong Hesukristo ang siyang laman nito. Salamat po. Ngayon, araw na ito ay kapistahan ng isa sa pinakadakilang banal o santo na si San Agustin. Atin siyang pasalamatan sa buhay na ipinamalas sa atin. Sa buhay na tunay niyang naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Pakiyuko muna ang inyong mga ulo. At hilingin natin ang kapatawaran sa Diyos Ama, lalo-lalo na po sa mga pagkakataong una, parang ang karunungan natin ang siyang pinaninindigan natin sa ating buhay bilang tao at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. At pangalawa, ang buhay na walang kabuluhan, na hindi nakikita at namamalayan si Jesus.
natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin natin siya sa banal na misang ito at tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu sa napuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap niyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong Espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo tong lahat. Thank you.
Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinapaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa Panginoon, sa paningin ng ganyan tao, mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay na buhay sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi kami ipapapatay ng tao at hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kayo sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Mukhang ang mabuti. So, ang gaganda ng aura nyo. Very good. Very good. Dahil sa Diyos yan. Dahil sa Diyos yan. At ang kagandahan ng ating panlabas na anyo ay siyempre wala nang ibang pinagmumulan at pinaghuhugutan kundi ang panloob na buhay o ang buhay espiritual. Kumusta po? Hindi po kayo binaha? Kasi po nakita ko yung iba dahil nagpunta ako ng San Fernando, yung iba eh, kung kailan bumaha o may baha, doon pa sila nag-sandbagging. Nakaka-aliw tingnan. Kung kailan may baha, may tubig, doon pa sila gagawa ng paraan. Oo nga, tawag po natin dyan eh, huli na ang lahat. Huli na ang lahat, ang ibig sabihin po nito eh, wala nang halaga at saysay ang anumang magandang gawain at mahalagang bagay. Kasi nga, huli na ang lahat. Lumipas na ang tamang panahon. Halimbawa, nag-e-exercise siya ng mahina na ang katawan niya. Brittle na yung buto niya. Kailan ka dapat mag-exercise? Kapag bata-bata pa. Hindi kapag mahina na yung buto mo. Dahil, pilay lang ang aabutin mo. O kaya, huminto siya sa paninigarilyo nang malamang niyang may emphysema na siya. May halaga po bang paghinto sa paninigarilyo niya? Wala. Huli na ang lahat. O kaya, kung kailan siya tumanda, tsaka pa lang siya nagpapabata. Among kulayin ko yung buhok mo, sabi po ng hairdresser. Ay, pag-iisipan ko, sabi ko. Eh baka naman magmukha akong nagmumurang? Oo, nagmumurang kamias. Ano? Oo, yung iba, kung kailan tumanda, doon pa nag-lipstick. Kapal-kapal pa. Doon pa ang damit eh, naka-miniskirt. Puro ugat naman.
Ano po ang tawag doon? Ano? Sama ko talaga. Yung iba kung kailan yung puno at siksik na yung kanilang pangangatawan, doon pa sila nag-re-reduce. Huli na ang lahat. Yung iba naman po, pagpatapos na yung misa, doon pa lang sila dumarating. Huli na ang lahat. Kahit na buto ni Kristo, wala nang matitira sa kanila. Opo. Mga iniibig kong kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay araw ng kapistahan ng isa sa masasabi nating dakilang banal o santo na si Agustin na taga-Africa. Alam niyo po, aaminin ko, isa siya sa pinakapaborito kong santo. Opo. Actually, maliban po na lumaki ako sa barangay namin na nakapangalan kay San Agustin, gusto ko po yung buhay niya dahil parang nakikita ko rin yung sarili ko, kaya kinakabahan ako, baka maging santo rin ako. Bakit? Bakit ko po siya paborito at gustong gusto? Kasi ng kabataan niya, napakatigas ng ulo. Ng kabataan niya, kung ano ang naisip niya, yun na ang paninindigan niya. Kahit na ito'y mali. Opo. Nung kabataan niya, talaga si Raulo siya. Opo, nung kapanahonan ng kabataan niya. Perwisyo sa mga tao, nilalait niya ang mga bobo o walang hindi gaanong marunong, at higit sa lahat pabigat siya sa kanyang nanay. Sino pong nanay ni Agustin? Santa Monica. Kaya sabi ko po, gustong-gusto ko siya. Pabigat din ako sa nanay ko, si Raulo rin ako. Ganun po, pinanindigan ko, basta. Opo. Kaya nga po, 32 years, ganun ang buhay niya. Ang karunungan niya, yan ang ginamit niya upang siya ay maituring na bihasa at mataas at nakakaangat kaysa sa iba. Ano pa po, ang kalayaan niya ay ang ginamit niya na wala kayong pakialam sa akin. Buhay ko to, malaya ako. Kaya, nang siya ay umabot na ng 33 years old, doon po niya sinabi yung the famous line, "Late have I known you, my Lord and my God. Late have I known your great love." Huli, napakahuli, Panginoon, na malaman kita. Huli na nang makilala kita, nang malaman ko at madama ko ang dakilang pag-ibig mo. Ito po ang famous line ni San Agustin. Late have I known you, my Lord and my God. Late have I known your great love. Huli na nang makilala kita, nang malaman ko at madama ang dakilang pag-ibig mo. Huli na. Pero hindi po niya sinabing huli na ang lahat. Mga kapatid, ang punto ng ating banal na celebration ngayon, di pa po huli ang lahat sa Diyos na umiibig ng tapat. Amen? Kung yung iba sa atin huli na lahat, pero si San Agustin po, si Agustin, sa kabila ng kalokohan at kagaguhan niya, sinabi pa rin niya, oo, huli na nang makilala kita at huli nang malaman ko ang dakilang pag-ibig mo. Pero ang punto, nalaman niya at nadama niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ang mabuting balita para sa ating lahat. Di pa huli ang lahat sa Diyos na umiibig ng tapat. Amen? Opo. Kaya nga sa buhay ang kagandahan ng buhay ni San Agustin, sabi nga po, it's not how you start your life, but how you end it. Sa buhay po,
hindi naman na huwag muna natin pag-usapan kung paano tayo nagsimula at paano ang simulain natin. Maayos, maganda, mabuti, tama. Huwag po muna yun. Maganda naman yun, tama yun. Pero ang tunay na pinag-uusapan sa buhay, eh kung paano po natin ito tatapusin. Ang mahalaga ay hindi ang kung paano magsimula, kundi kung paano ito tatapusin. Isa po sa pampaantok at pampatulog na hindi ko pinagsawaan na ikinuwento ng aking tatay tuwing umuwi siya sa Pilipinas bago po ako matulog, maliit pa ako noon, eh si Pong Pagong at saka si Kikong Matsing. Isa po sa mga istorya, ang dami po, serious yan. Pero isa sa istorya niya, kahit pa ulit-ulit, ano po, di po ba, pag kinukwentuhan, nagpustahan daw na karera si Pong Pagong at saka si Kikong Matsing. Sige, bibigyan pa kita ng porgida. No, sabi ni Kikong Matsing kay Pong Pagong, ganun nga ang ginawa niya. On your march, get set, go. Tumakbo ng mabilis si Kikong Matsing. Definitely, maiiwan si Pong Pagong dahil mabagal. At nang nasa kalagitnaan na ang ginawa ni Kikong Matsing, papahinga muna ako, total. Mabagal naman at hindi naman niya ako dadatnan. Siguradong ako pa rin ang mananalo at unang makakarating sa paroroonan. Nakatulog siya ng mahimbing. Hindi lang yun. Talagang nasa isip niya na ang Pong Pagong na ito ay walang panama sa kanya. At siguradong tatalunin niya. Kaya't pabanjing-banjing. Matsaman-tsaman niya. Oo. Hindi niya alam. Eh, wala na pala sa likuran niya si Pong Pagong. Dahil ito ay nahunahan na siya. Nakarating sa finish line. Ang mensahe ng batang istorya, simple lang po. Kuminsan baka napakabilis at na wala tayong inaalala kundi lang yung sarili nating lakas, kundi lang yung sarili nating kakayahan, kundi lang yung sarili nating karunungan. Yan po ang isa sa nangyayari sa buhay ni Agustin. Ang kanyang sariling karunungan, ang kanyang sariling kaalaman at kakayahan, ang kanyang sariling kalayaan. Kaya nga, talo si Kikong Matsing, panalo si Pong Pagong. It is not really how we start our lives, but it is how we end it. Kung paano natin ito tinatapos. Alam niyo po, si San Agustin, bata pa lang po siya, napakarunong na. Sobrang dunong. Talagang nag-e-excel sa mga ibang kabataan. Ang problema po niya, ang karunungan niya, ang naging problema niya. Ang karunungan niya ang naging problema niya. Ang ibig ko po sabihin, napakasimple lang. Dahil sa karunungan niya, maagang nawala ang pagka-inosente niya. Ang ibig sabihin, natuto siya at nalaman niya because he did explore life itself. Ano pong nalaman at natutuhan niya? Naging lasinggo. Naging naglalaro ng posoidos. Babaero, sabi nga, ABS, alak babae, sugal. Ang karunungan niya, ang isang bagay na nagpahamak sa kanya. Pero, ang tunay na karunungan, hindi po ba hindi naman yung ako ang dapat ninyong paniwalaan. In life, there's a big difference between knowledge and wisdom. Opo. Sa tunay na buhay, mayroon po pagkakaiba ang karunungan sa kabihasnan. Marunong ibig sabihin, mayroon laman ang iyong kukote at puta. Napakabilis mo mag-isip. Napakaganda ng mga ideya mo. Pero ang kabihasnan po, yan ay ang tunay na pagyuko sa may banal na kagustuhan sa iyong pagkatao. Tingnan niyo po ang mga palay. Mga palay, kapag
marami po at puno ang bunga, yung bigas. Ano po makikita niyo sa paray? Nakatayo o yumuyo ko? Yumuyo ko. There is indeed wisdom in old age. Kahit na po ang kawayan. Ang kawayan, makikita mong bata pat walang laman, napakayabang kung siya'y nakatayo. Pero pag matanda na yan, ito ay yumuyo ko. Real wisdom is bowing to God's grace of His kingdom and of His will. Ang tunay na karunungan, maaaring bihasa tayo, pero ang tunay na kabihasnan naman, kabihasnan sa pakikinig, pagsasaloob, at pagsasabuhay ng kanyang banal na kagustuhan. Yan po ang tunay na kabihasnan. Yan ang unang nangyari sa buhay ni Agustin. Kaya't masasabi natin sa buhay niya, hindi po niya sinabing huli na ang lahat. Dahil mayroon pa siyang nagawa. 32 years, loko-loko siya. Pero 35 years po, tunay na nagkalaman at nagkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay. Napakaganda po ng buhay kung tayo ay mayroon pinagkakatandaan. Kung mayroon itong paroroonan at pinag-aalayan. Napakaganda po ng mga dahon sa mga puno. Ang mga dahon sa puno, kapag kulay green, hindi pa po yan mahuhulog. Pero kapag ano na, kulay brown na yan, mahuhulog yan. Mawawala doon sa tangkay. Napakaganda ng salitang nahuhulog. Tayo po, pagpatuloy natin na ang araw-araw natin pagkatao at buhay ay ihulog natin sa Diyos. Ihulog natin sa Diyos. Nung una si Agustin, inihulog niya sa masama, sa demonyo. Pero, nang tumatanda siya, wala na po siyang ibang pinaglaanan, kundi ang Diyos. Dahil, kung sa Diyos natin iniaalay o inuhulog ang ating pagkatao, ang ating puso, ang ating kaluluwa, lahat po ay magiging maayos, maganda, payapa. Amen? Pangalawa po, isang bagay na nagpahamak kay Agustin ay ang kalayaan niya. Nakikita ko po ito, bata ako, ganito ako eh. Opo. Tawag po sa akin ang tiyahing kong matandang dalaga, Moros. Moros! Ang utos ng hari ay hindi mabali. Ayan ang hari, sabi niya. Lit ko po hanggang high school. Pero siya, napakatanda na. Si Agustin, ito po ang pinanghawakan niya. Alakay pakiroon sa akin. Buhay ko to. Pagkatao ko to. Sa malaya ako. Ang ibig sabihin ng kalayaan ng kabataan ni Agustin, gagawin ko ang anumang gusto ko sa anumang oras at anumang panahon. Hindi niyo ko mapipigil. Wala kayong pakialam. Buhay ko ito. Ito po tinatawag sa Latin na liberte arbitrii. Arbitrary freedom. Malaya po ba tayo o hindi? Malaya. Halimbawa po, nagsasalita ako, nagsasalita ka rin dyan. Malaya ka magsalita dyan. Di po ba? O kaya, nagsisimba tayo na sa loob ng bahay dalanginan, malaya kang kumain dyan. Sige, malaya ka eh. Malaya kang matulog. Sige. Yan po tinatawag natin na arbitrary freedom. Nakakatakot po ang kalayaan na ito. Para rin tayo mga taong may bomba o dinamita sa ating, na nakakapit sa ating pagkatao. Any time of the day, sasabog tayo. Mawawala at masisira ang ating pagkatao. Yan ang unang buhay ni Agustin. Pero, nang malaman niya at madama niya ang tunay na pag-ibig ng Diyos na tapat sa kanya, biglang nagbago. Nakita niya na ang tunay na kalayaan ay hindi kalayaan na sasabihin ko at gagawin ko ang anumang gusto kong sabihin at gawin sa anumang oras.
kundi ang kalayaan para sa kanya ay malaya ako bilang tao na gumawa ng tama at umiwas sa masama. Yan po tinatawag natin na fundamental freedom o liberte fundamentale. Malaya po tayo. Tama o mali? Pero kagandahan nating mga anak ng Diyos, malaya tayong sumunod sa Kanya, malaya tayong maniwala sa Kanya, malaya nating ialay at itaya ang pagkataon natin sa Kanya. Ito po ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kalayaan magpakasakit sa iyo. Kahit na nahihirapan ako, basta malaya ako, mahalin ka, kahit na nahihirapan ako. Iyan ang ating Panginoong Jesus. Ang kalayaan niya hanggang sa pagkapako at pagkamatay sa krus, iyan ang tunay na kalayaan na ipinapahayag. Isang kalayaan na wala kayong magagawa. Mamahalin at mamahalin ko kayo. Wala kayong magagawa. Kasi ang pag-ibig ko hindi magmamaliw. Ang pag-ibig ko ay higit pa at mas malaki sa kamatayan. Higit pa at mas malaki sa bigat ng krus. Yan ang ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. And when St. Augustine discovered and realized and experienced this love, unending and unfailing love of God, the unconditional love of God, ano po nangyari? Tunay na siyang naging malaya. Malaya na siyang sumunod sa tama, sa mabuti, at sa banal. Alam ko po, malaya rin kayo. Alam ko po, dahil anak tayo ng Diyos, malaya po kayong gumawa ng tama. Malaya tayong magsalita ng mabuti. Malaya tayong bigyang pansin at ingatan ng kapwa. Malaya tayong pagmalasakitan ang ating buhay pananampalataya. Sabi nga po ng mga kapatid natin nasa kabundukan noon, nang bumaba sila sa kapatagan, kumain ng halo-halo, hindi pa po alam ng halo-halo pala, bago kainin, ito ay hinahalo. Kinain nila. Una, ang tagit yelo, na may gatas lang, at nang lumalalim at lumalalim na yung pagkain sa halo-halo, lalo itong sumasarap. Sabi nga raw po ng isa, aba, tignan mo nga naman, kung kailan tumatagal at lumalalim, lalong nagkakalasa at sumasarap. Ang buhay ni Agustin, kung kailan po lumalalim at tatagal, lalo po itong sumasarap at lumalalim. Ganyan din po ang buhay ng bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Diyos. Kaya, habang pinagpapatuloy po natin ang banal na misang ito na parangal din kay Agustin, sinasabi lang po ng Panginoong Diyos na ang sa pag-ibig niyang tapat, hindi pa talaga huli ang lahat. Kaya nga po, tayo ay may hangganan. Tama o mali? Alin po at ano po ang hangganan natin? Alin po at ano o sino ang hangganan natin? Nag-bless po ako kanina bago ako nagpunta dito. 89 years old si Lola Lilia. Ang ganda po ng nakasulat doon sa sa pintuan ng sabi, instead na nakasulat living home, ang nakasulat po going home. Yeah, going home. Ganyan po tayong lahat. Lumalalim ng lumalalim, sumasarap ng sumasarap, habang tumatagal, habang nagkakaedad tayo. In life, it is not really very important how many years we live life here on earth. But what is of utmost importance is how we give life to the years that God gives us. Ang mahalaga, hindi yung kung ilan taon tayo nabubuhay dito sa mundo, kundi ang may buhay ang bawat taon na ipinagkakaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pa huli ang pagpalain po kayo ng ating maibiging Diyos Ama. Palakpakan po natin siya. Magsitayo kami lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, ang ating Diyos ay mapagmahal na Ama. Tayo'y Kanyang inaanyayahan sa banal na piging ng Kanyang anak.
taglay ang pagtitiwala. Pakumbaba tayong manalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na iglesia, naway patuloy siyang lumago sa kabanalan at kabutihan upang makasama ang lahat niyang kasapi sa walang hanggang piging ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namumuno sa ating bayan, naway matuto silang magpakumbaba at maglingkod sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naghihirap, lalong-lalo na sa mga dukha at may sakit, naway madama nila na sila ay mapalad sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagsasalo-salo ngayon sa piging ng Panginoon, naway maging bukas loob tayo, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. O Panginoong Diyos, sinabi ng iyong anak na si Jesus na ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Turuan mo po kaming magpakumbaba upang kami ay makasalo sa piging ng iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga minamahal kong kapatid, upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay yulikhain, siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't hinihiling po namin sa iyo na basbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, Ama. Hinati niya yun at iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Kaya't isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo na ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo na sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Agustin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Tayong lahat, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Manalangin tayo sa Kanya sa dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Kami kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Ang inyong mga ulo.
sa katahimikan ating damhin at ating tanggapin ang kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos Ama, ang tunay na kapayapaan na sa Kanya lamang magmumula. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Isang buhay na malaman, makahulugan, isang buhay na payapa, banal, isang buhay na patungo sa langit ang inilaan ng ating Panginoong Diyos sa pagkakatawang tao niya. Mapalad tayo, hindi pahuli ang lahat ng siya ay mamatay dahil ito pa lang ang umpisa ng ating muli pagkabuhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago po ang huling panalangin at pagbabasbas, mga paalala lang po. Noong pong nakaraang Sabado ay nagkaroon na po ng pagpupulong ang ating Parish Pastoral Council
kasama po ang mga Barangay Pastoral Council at ang iba't ibang organisasyon po sa ating simbahan para po sa paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng patrona ng ating parokya, ang Mahal na Birheng de la Merced. At doon po sa napagpulungan po noong nakaraang Sabado, muli po ang ating pong samahan dito po sa Kapatirang Divine Mercy ay nai-assign po doon po sa Committee on Cleanliness na makakatuwang po ang ating mga Barangay Pastoral Council ng Barangay Paligi. Dahil po dalawang taon pong magkasunod ang ating pong Barangay Paligi, katuwang po ang ating Kapatirang Divine Mercy ang siya pong nagpanatili ng kalinisan at ng kaayusan sa loob at labas ng ating pong parokya. Kaya po sa ikatlong pagkakataon ay muli po ay nai-assign po ang ating barangay at ang ating pong samahan para po doon sa Committee on Cleanliness. Kaya po bago po dumating ang nobenaryo ng ating parokya sa September 15, inaasahan po namin ang ating pong mga kapatid dito sa Kapatirang Divine Mercy ay makikiisa po sa paglilinis doon po sa ating pong simbahan po sa ating parokya. Yung pong detalye po kung anong oras po at kailan, malalaman na lang po natin kay Sir Joseph, ang BPC President po ng Barangay Paligi. At isa pa po, sa mga nais pong magpamisa sa loob ng nobenaryo at kaarawan ng kapistahan ng Mahal na Birheng de la Merced, maaari na po tayo magpalista mula po ngayon hanggang sa September 8 kay Sister Anna. Bakit po may deadline? Kasi po yung pong September 9 to September 24 para maihanda naman po namin yung pong master list tsaka po yung mga programa na amin pong ipamimigay doon po sa mga nagnanais pong magpamisa sa loob po ng nobenaryo at ng kapistahan ng Mahal na Birheng de la Merced. Kaya po sa mga gusto pong magpamisa nang mula po September 15 hanggang September 24, makipag-ugnayan lang po tayo kay Sister Anna. At pinakahuli po, taon-taon po sa ating pong parokya, tuwing sasapit po ang nobenaryo at kapistahan, meron po tayong tinatawag na Cruzada de la Merced na nilalayong pong ito ay makapaglikom ng mga in-kind tulad po ng bigas, noodles, delata, toothpaste at sabon na dati po ay ipinamahagi po natin noong pong 2010, kung hindi po ako nagkakamali doon po sa bilangguan, 2011 po sa mga nangangailangan po sa ating parokya, at noong pong nakaraang taon ay sa Social Action Center Pampanga o doon po sa tinatawag na SACOP. At pagkatapos po ng pagpupulong noong Sabado, napagkaisahan po ng lahat po ng mga organisasyon, mga BPC at mga PPC, na sa taong pong ito, ang Cruzada de la Merced po, pagkatapos po ng ating kapistahan, ay dadalhin po sa seminaryo ng ating archdiocese, ang Mother of Good Counsel Seminary. Dahil po medyo nangangailangan po ang ating pong mga nagpapari na kapatid doon po, lalo na po doon po sa bigas. Kaya napagkaisahan din po na sa halip na noodles, delata, toothpaste, sabon, ang ating pong i-offer doon po sa mga nobenaryo at kapistahan ng Mahal na Birheng de la Merced, ninais po na puro bigas po ang ating i-offer para po maging magbigay ng malaking tulong po sa seminaryo po ng ating archdiocese. Sa seminaryo po, ang mga nakatira po doon, ang ating minamahal na arsobispo, ang mga kaparian po na nagtuturo sa department po ng college, high school, pre-college, and theology, tsaka po yung ating pong mga seminarista. Doon po sa ibang detalye, i-explain na lang po ni Father mamaya. Kaya po doon po sa mga bukas palad na nagnanais po na magbigay ng bigas para po sa seminaryo, pinapauna na po namin ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa ngalan na rin po ng ating minamahal na arsobispo, si Apong Seto. At yung pong mga programa po at ang tarpaulin po ng ating nobenaryo at kapistahan ay
ay ipopost na lang po dyan sa harapan po ng ating dambana. Then, pag meron po tayong gawain dito, ibibigay na lang po namin kay Sister Anna yung pong mga programa para lahat po ng mga pupunta po dito sa ating dambana ay magabayan po tayo doon po sa mga oras ng misa at mga aktibidades po sa nalalapit na kapistahan ng Mahal na Birheng de la Merced. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Salamat, Danilo. Kagaya po ng nasabi, sa seminary po ang lahat ng lamak na makokolekta natin, maiipon. Dahil talaga pong nahihirapan na ang seminaryo natin. Kasi kada araw, isa kalahating kaban na bigas ang sinasaing nila doon sa 200 katao. Mula sa ating mahal na subispo hanggang sa mga pare, sa mga seminarista, hanggang sa mga empleyado doon. Kaya po sa tingin ko malaking tulong sa ating seminaryo ito dahil nga po napakalaki ng binabayaran nila at sigurado po ako. Kung mga 100 kabal lang, sa tingin ko makukuha sa ating parokya. At 2 buwan na po yun sa seminaryo. Sa tingin ko, tataba na si Apo Seto nun. Po. At nakikiusap din po ako kasi nung ako nasa seminaryo, yung kanin namin po doon mayroong may tawag dito, pag kinain mo talagang dahil siguro halo-halo, nakikiusap po ako kung mag-offer po kayo ng bigas, let's say 1 kilo o 2 kilo, mas maganda po isama nyo na yung kapitbahay nyo para umabot ng at least kalahating kaban, hindi halo-halo kapag niluto po kasi yung iba't ibang uri o klase ng bigas pag naluto yung parang lugaw yung isa naman parang tutong, ano po isa lang po ang kaalaman ko, ang mga taong binibiyayaan nagiging biyaya rin sa kapwa, di po ba? Mas maganda na po tayo ang tumutulong kaysa sa tayo ang tinutulungan. Salamat po. Salamat po. At saka ngayon pa lang, hinihiram ko na naman uli yung choir coaching. Please, samahan ninyo ang mga seminarista sa 6 o'clock. 6 o'clock? 6 o'clock mass sa misa ni Apo Seto. Ang seminaryo po kasi ang hahawak sa buong misa, sila yung church, pati choir, pero dahil puro mga lalaki yun, puro naman kayong mga gurang, at least sa tingin ko po schedule ko, tawag ako sa director nila, kay Among Eloy, kung kailan kayo pwede pumunta doon at pag-practice ng, para sa misa ni Apo Seto, misang fling misa sa kapistahan, masigla at masaya ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos. Na brad. Tawag na lang ako o usap na lang. Salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Agustin, naway anuman ang aming sabihin at gawin ay mangyaring lahat sa iyong banal na kagustuhan at kabihasnan. Ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Paniwalaan ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po misa, humayo na kayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat.